Nagtamo ng sugat sa maselang bahagi ng katawan ng isang paslit sa Quezon City. Kinagat daw kasi siya ng isang aso sa kalye. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Mga magulang, bantayan pong mabuti ang inyong mga batang anak, lalo kung nasa labas. Ang isa kasing batang nakilala ko, nakagat ng aso sa kanyang ari. Sa isang compound dito sa Balintawak, Quezon City, nakilala ko 7 taong gulang na si Joshua. Kwento ng kanyang nanay Salvacion. Nagdating na siya ng candy malapit sa terminal ng jeep kasama ang anak noong April 13 ng gabi. Maya-maya raw ay may sumigaw at hinanap ang nanay ni Joshua. Yun pala, nakagat na ng aso ang bata sa ari nito. Bakas pa nga ang mga ngipin ng aso na bumuon sa balat ng paslit. Agad siyang dinala sa ospital. Yun nga lang, hindi sapat ang hawak na pera ni nanay. Dahil 3,000 piso ang kailangan para sa anti-rabies vaccine. Takot pa ako sir eh. Kasi expect ko na baka umakit na kaagad yung rabies sa ano niya, sa katawan niya. Kinabukasan pa, napaturukan ng bata. Sabi naman ang nakausap namin veterinarian, depende sa bahagi ng katawan ng nakagat kung gaano kabilis lalabas ang sintomas ng rabies sa tao. Kung mas malapit daw sa central nervous system, gaya ng spinal cord, ay mas mabilis makaka-atake ang virus na ito. Tao ang recorded viable time and rabies 200-400 millimeters per day. So, depende kung saan sila nakadat. Kaya kung makagat ng aso, may paalala si Doc. Natakot naman si Nanay Salvacion kung may naging pinsala ang kagat ng aso sa ari ng bata. Buti na lang, ayon sa doktor at tumingin kay Joshua, walang masamang implikasyon ng kagat ng aso. Na-request po ko ng doktor nito na ultrasound. Ano yun daw po kung baka naapektuhan? Eh sabi naman ng doktor niya, negative naman daw po. Sa hindi mapigilang pagdami na pag-alagalang aso sa bansa, paalala lang po na hindi sila ang ating kalaban. May magagawa rin ng tao para masugpo ang rabies at lahat tayo ay maging safe sa komunidad. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.